magmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. San man kay naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes, Febrero 26, 2016. At makakagapay po natin sa ating People's Television Channel 4 ang ating po namang Mr. Audrey Gorisetta. Mr. Audrey, good morning! At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, of course, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the lady with a dimple, ang aking co-anchor, Lady Ms. Zarina Luzuegro. Zar, good morning. Yes, good morning, Sir Francis. Good morning din po sa ating tagapakinig at mga nanonood ngayong araw dito sa Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na tunghayan at pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at www.ptv.ph. Maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At mag-text na rin po kayo sa 0922-358-2679. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino Nagaanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend presentation. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay at pagsuri sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit naman sa ilan nating mga pahayagang pangumaga. And of course, ang ating napapanahong talakayan sa ating hapag ng talastasan. Ayan po ang lahat ng kabuuan ng ating Friday edition. At para sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan 738 sa inyong talapihitan, kami po ay masusubaybayan nyo Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ng 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. Wow! At para sa kapakanan naman ng ating mga viewers, sa ating mga texters, please, nakikiusap po kami. Ah, huwag niyong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses every time you send your message. Kasi po, in fairness, hindi po maaaring mabasa ni Zarina ang mga mensaheng walang pangalan at addresses. And please, keep it short and simple. A beautiful Friday, Ms. Zarina. Mm-hmm. Good morning, Sir Francis. Ikaw ba naambunan? Kanina. Kanina. Talaga naman, ha? Mm-hmm. Malaking bahagi ng Metro Manila ang dumanas ng patuloy na pagpatak ng ulan sa bubong ng bahay. Mm, nagulat nga paglabas ko ng bahay. Talaga basa yung kalsada. Pero wala na nung... Yes, wala na nung lumabas okay. At siya nga pala, bago ang lahat. Bago ang lahat, napakagagandang mga balita ang lalahad natin ngayon. Mm-hmm. Lalo na itong mga natanggap nating mga komento mula sa ating mga texters, ang kanilang ikangay pasasalamat sa People Power Commission. Mm-hmm. Sa EDSA People Power Commission. Ayan. Mamaya, huhugutin natin yung mga balitang yan at ilalahad natin. Samantala, pakawalan mo na, Ms. Zarina, ang ating words of wisdom for today. Mm-hmm. Ating words of wisdom ngayong Friday morning ay, it is not how much we have enjoy, or but how much we enjoy that makes happiness. O ulitin ko ulit, it is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Sa Tagalog po, ito ay hindi kung ano yung meron kami o meron ka. Ngunit kung paano ka nakontento at nasiyahan sa mga bagay na meron ka, yun ang tunay na kaligayahan. Wow! Mukhang nahirapan niya mag-Tagalog yun. Nahirapan. Si Jermon. Napakasimple lang yan. Napakasimple. Ibig sabihin lang nito, kung ano yung mayroong ka, pasalamatan mo and be happy with it. Mm-hmm. Maging masaya ka. Mm-hmm. No? Maging masaya ka.
Kasi yan ang mga bagay na dapat magbigay sa atin ng kasiyahan kung ano ang meron tayo. Huwag na tayong masyadong mag-asam nung wala tayo. Mm-hmm. Kasi hindi naman lahat ibinibigay ng dakilang lumika sa isang tao. Eh. Mm-hmm. Para sa akin, yung maghanap ka na kung ano yung wala ka, isang torture sa sarili mo. Agony. Lang din ang insecurity. Agonihan. Kasi kung hindi mo makakamtan, abay, katakot-takot na hugot ang gagawin mo sa sarili mo. Mm-hmm. Hindi ba? Be happy with what you have. Ibig sabihin, makontento ka kung ano yung meron ka. Mm-hmm. And that will make you happy. Meron at yan ang magpapalaya sa'yo. Katulad mo, na... Kota na ako sa words of wisdom. Meron ka. Isang linggo na. Meron ka. Talagang dapat makontento ka na dyan. Mm-hmm. At huwag ka nang maghanap ng iba pa dahil hindi na pepede. Hindi na pepede. And that will make you happy. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Yan ang ating words of wisdom for today. At ibalik natin doon sa mga nagpadala ng kanila mga mensahe ng pasasalamat sa EDSA People Power Commission. Dahil nangyari yung sinasabi nilang garantiya, Zarina, na walang politikeros e politikeras na magdididipa doon sa EDSA People Power Anniversary. Mm-hmm. Actually, kahapon ka, Francis, talagang buhay na buhay yung diwa ng EDSA People Power kahapon. Right? Talagang kahit yung mga ordinary citizen natin ay nakisama. Dahil syempre, holiday kahapon, talagang nakisama na sila upang i-mesmerize yung nangyari noon, lalo na yung salubungan. Huwag mo masyadong pag-isipin ang ating mga listeners, mag-mesmerize. No? Ibig sabihin, minsan pang maging buhay na saksi sila. Ayun na yun. Maging buhay na saksi sila muli sa EDSA 30. Ayan. Tama ka dyan, at, alam mo, mapagpaubaya naman ang panahon. Naging maganda ang panahon at talaga namang nakita natin yung pagdagsa ng ating mga kababayan na talagang ano ba ang meron ng EDSA? Bakit yan eh talagang nakatitik na sa isipan at puso ng bawat mamamayang Pilipino? Mm. At saka ka, Francis, mukhang na-enjoy talaga nila yung kauna-unang experiential museum sa Camp Aguinaldo. Pero, at ang schedule niya ngayon, ka, Francis, para sa mga gusto pang sumunod, eh mamaya, magsisimula siya ng 8 a.m. hanggang alas 12 ng madaling 12 araw. 12 midnight. Yes. Oo. At bukas po yan, para sa mga 15 years old pataas and above. Ayan, oh. Kasi hindi naman ma-appreciate yung mga chikitings natin yan sa ngayon. So, bubuksan nila yan. At sana po makahanap nga ng isang permanenteng lugar, ano, Zarina? Mm-hmm. Na paglalagyan nitong Experiential Museum. At sana hindi pabayaan. At talagang pagmalasakita natin because it's part of history. Mm-hmm. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. 8 minuto, 48 segundo na makalipas ang alas 6. At pupuntahan na natin si Mr. Audrey Goriceta para sa unang bulusok ng ating mga balita. Pero bago yan, narito muna ang ating headline sa tid ni Emil Carion. Una-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Bisyon. Pangulong Aquino, pinangunahan ang paggunita sa 30th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas, pinaalalahanan ng mga Pilipino na patuloy na isabuhay ang mga aral ng EDSA People Power Revolt at Martial Law. Ilang mga nabuhay sa panahon ng batas militar, sinariwa ang mapait na karanasan noong panahong naganap ang EDSA 1. COMELEC nagpulong kaugnay sa posibleng pagbabago na ipapatupad sa pangalawang serye ng presidential debate sa Cebu. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay na inyong almusal dito sa Radyo Bisyon Media ng Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang paggunita sa 30th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtanaw sa mga pangyayari sa nakaraan upang matiyak na hindi na muling makukuha sa atin ang kalayaang tinatamasa ng bansa ngayon. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Na
naging makulay at makabuluhan ang pagunita sa selebrasyon ng kauna-unahang People Power Revolution di lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mundo. Matapos ang tatlong dekada, maraming Pilipino ang nakiisa sa okasyon na naging malaking bahagi ng kasaysayan dahil sa pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Pinangunahan ni Pangulo Aquino ang pagbubukas ng ika-30 anibersaryo ng EDSA Revolution sa pamamagitan ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa People Power Monument. Maraming mga bago ang ipinakita sa tatlong dekada ng People Power Anniversary, mga bunga ng reforma na kaakibat ng prinsipyo ng EDSA. Kabilang na dito ang pinakabagong fighter jets at helicopters ng Philippine Air Force, ang air asset na bahagi ng AFP modernization na dating naging mailaps na makuha ng bansa. Una na itong pagkakataon sa EDSA Anniversary ang flyby ng Air Force. May tema ng pagbabago, ipinaglaban nyo, itutuloy ko, nakatuon ang selebrasyon sa mga kabataan o henerasyon na titiyak na hindi kailanman mahaharap sa hamon ang katatagan ng demokrasya. Muli ipinakita ang makasaysayang pagtalon ni dating Pangulong Fidel Ramos, pinaka-importanteng bahagi ng nakaraang bloodless revolution o ang salubungan. Pagkikita ng tao at militar ang naghudyat ng pagtatapos ng Rehimeng Marcos. Kasundo nito, hinikayat ni Pangulong Aquino ang mga kabataan na personal na alamin ang tunay na diwa ng EDSA. Kayo ang pinakamakikinabang mapapangalagaan ang ating karayaan. Kaya't naway, maunawaan ninyo ang tangan niyong responsibilidad. Naway, mag-ambagan kayo tayong lahat upang hindi na kailanman muling manaig ang kadiliman sa Pilipinas. Naway, ang kalayaang kay tagal nating miniti ay hinding-hindi na mababawing muli. Naniniwala ang Pangulo, mahalaga na maging kaisa ang mga kabataan dahil sa manoy posibleng pagbabalik ng batas militar na umiral sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Totoo nga naman po ang kasabihan, kasalanan ng ama ay hindi dapat ipataw sa anak. Pero masakit, yung pong kadugo ng diktador sa mahabang panahon ay pwede namang sinabing nagkamali ang aking ama o nagkamali kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataong iwasto ito. Pero isipin na lang po ninyo, ito ang tahasang naging pagsagot niya. And I quote, "I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for." Close quote. Kung di man lang niya makita ang mali sa ginawa ng kanilang pamilya, paano tayong aasang hindi niya ito uulitin? Ang aking nga, thank you na lang. Dahil kahit papaano nagpapakatotoo ka sa pagpapakitang handa kang tularan ang iyong ama. Linawin ko na rin lang po. Kinontra rin ng Pangulo ang report na maituturing na golden era ang dating pamunuang Marcos. Napapailam na nga alam po ko. Dahil may mga nagsasabi raw na ang panahon ni Ginoong Marcos ang siyang golden age ng Pilipinas. Siguro nga, golden days para sa kanya na matapos na masagad ang dalawang termino bilang Pangulo, nakatumbas ng 8 taon, gumawa pa ng paraan na kumapit sa kapangyarihan. Napaisip nga ko, pareho naman kaming magiging Pangulo. Ano kaya ang naging kalagayan natin kung tumutuo lang siya sa kanyang mandato sa panahong naroon siya sa pwesto? Golden age nga po siguro noon para sa mga kroni ni Ginoong Marcos at sa mga dikit sa kanya. Marami nga po kung kwentong narinig noon. Nung panahon ng diktador, ang mga negosyante ayaw magpalaki ng negosyo. Baka raw po kasi mapansin at agawin pa sa kanila ito ng mga nasa pwesto. Golden age din po ng paglaki ng utang ng bansa. Nung magsimula po si Ginoong Marcos sa katungkulan noong taong 1965, nasa 2.4 bilyong piso lang ang utang ng pambansang gobyerno. Sa pagtatapos ng 1985, 2 buwan bago siya mapatalsik sa pwesto, nasa 192.2 bilyon pesos na po ang utang natin. At dahil hindi napunta sa dapat kalagyan ng pera, ang biyaya sa kanya-kanya lang, ang pagbabayad naman, kargo natin hanggang sa kasalukuyan. Sa bandang huli, sinabi ng Pangulo, bagamat marami ng pagbabago dahil sa reforma, marami pa rin dapat gawin para tiyakin ang pag-unlad ng bansa. Maraming bago ang pinakita ng EDSA Anniversary. Mga pagbabagong magsisilbing inspirasyon sa mga kabataan para panatilihin at mas patatagin pa ang tunay na diwa ng EDSA.
Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Samantala, generally peaceful ang naging paggunita ng EDSA People Power Revolution. Ito'y ayon sa NCRPO. Mahigit 300 security personnel ang ipinakalat kahapon sa iba't ibang bahagi sa EDSA para mapanatili ang kaayusan ng seguridad. Balitaan mo kami, Sweden Velado. Generally peaceful. Ito ang pahayag ni National Capital Region Police Office Chief Joel Pagdilaw kaugnay ng pagdiriwang ng EDSA 30. Sa iba't ibang bahagi kasi ng EDSA ay nagtalaga sila ng mga command at security post. Sa EDSA Santolan, alas 3 pa lang na madaling araw nakaposisyon na ang pwersa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas kasama ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Metropolitan Manila Development Authority. Mahigit 300 personnel ang nakadeploy sa nasabing lugar. Bagamat walang mga baril gawa ng gun ban, ay kumpleto naman sa armas gaya ng baton at shield ang mga pulis. Ayon kay EDSA Santolan Ground Commander Police Superintendent Rolando Balasabas, mahigpit ang kanilang seguridad, lalo na sa mga posibleng gumawa ng kilos protesta. So kung wala sa permit, so ating harangin sila at magpag-negotiate tayo. Kung pwede, huwag na sila munang pumasok sa yung security control area ng ating kapulisan para nga sa hindi naman para hindi naman din ma-disrupt yung activity doon sa People Power Monument, no. Tinatayang nasa 18,000 mga pulis ang ideploy para sa makasaysayang pagdiriwang. Samantala, ibinahagi naman sa atin ni Balasabas na nasa high school pa lamang umano siya nang maganap ang 1986 EDSA Revolution. At bilang ama na ngayon, panawagan niya sa susunod na mamumuno ng bansa na huwag nang ibalik ang karahasan noong panahon ng martial law para sa kapakanan ng kanya mga anak at lahat ng mga kabataang Pilipino. Pero yung mga negative side, no? Yung mga maraming mga namatay, maraming nawawala, huwag na natin ibalik yun. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Pinaalalahanan ni Liberal Party Standard Bearer Maroha sa mga Pilipino na patuloy na isabuhay ang mga aral ng EDSA People Power Revolution at ng martial law. Ayon kay Rojas, hindi natin maring kalimutan ang mga aral ng nakaraan upang hindi na ito muling maulit. Pagtitiyak ni Rojas, papanagutin niya ang mga nasa likod ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao noong rehimeng Marcos. Ay dyan po naman ang unang bugso ng ating mga balita. Balik muna sa inyo, Kat Francis at Sherina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 18 minutos na, 28 segundos makalipas ang alas 6. At Sherina, open the first aparador ng message center. Go! Good morning po, gandang Zarina and gwapong Ka Francis. Pakibati naman po Thank sa aming mag-asawa. Palagi po kaming nakikinig sa programa niyo na Radyo Vision. Sinel po ito ng San Policarpio, Eastern Samar. Uy, thank you very much. Wala daw po napala sa EDSA kasi may korap pa rin. Pero hindi ba dahil sa EDSA 1 kaya pwede na tayo magsalita laban sa mga korap? Ayun. Hi din po kay Miss Amor La Rosa, napanood namin siya kanina. Oops. Richard Galang ng Commonwealth. Hello, and good morning, Ka Francis Mizarina. Nanonood po ako ngayon na Radyo Vision sa inyo. Pakibati po ang Family Cayetano, Gabinete, Regala from Gilbert Gabinete ng Bogabong or Mindoro. Bungabong. Bungabong Mindoro. Oriental Mindoro. Okay. Yan. Okay, at good AM Radyo Vision. I want to greet my friend April and advance happy birthday. Thanks po from Andrew of Dolores, Eastern Samar. Okay, good morning, Ka Francis. At Dimple, Ma'am Sarina, baka pwede po sa susunod doon ganapin ang EDSA sa West Philippine Sea. O baba. Para tigilan ng mga Chino ang pagtatayo ng military facilities sa teritoryo ng Pilipinas. Rolly Celerio ng OAS Albay. Maganda yung panukala mo, ha? Good AM, Ka Francis at Miss Dimple. Pakibati po ang aking pinakamamahal na asawa si Eva Dumalaon. Pagbati mula kay Ronnie, maraming salamat po. Good morning, still young Francis. Thank you. At fadeless Sarina. We still inspire our morning with you. Just give greetings. As here in Lumbak, Madaya, Marawi City. As no ever morning to be missed as sa Radyo Vision. I hope the one and the on and on of your program, the one and only your program is without ending. Thank you so much and more power. Assalamualaikum. It's coming from Aldin Zirad ng Lumbak, Madaya, Marawi City.
Maraming salamat po. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 20 minutos, 30 segundos. Makalipas ang alas 6 para sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin na natin, Kap Francis, ang Kalbayo Gradyo ng Bayan kasama si June De Leon. Maupay nga aga, June. Konektado ka. Ng infrastructure projects ang itatutupad ng DPWA Summer First District ngayong 2016. Ang nasabing halaga ay mula sa General Appropriations Act at mataas ng 52% kung ihahambing sa nakaraang taong mga proyekto. Ayon kay DPWA Summer First Engineering District Engineer Virgilio Duarte, 83 mga proyekto ang pinaglaanan ng nasabing pondo para ngayong taon. Ilan sa mga ito ay ang patuloy na maintenance ng Maharlika Highway, pagsukahin makatulay, construction maintenance ng flood control, upgraded system access roads, patungong airport, seaport, tourism destination at iba pa. Mula BYOG Kalbayo, June De Leon, PBS, Radyo ng Bayan, konektado ka. Maraming salamat, June De Leon. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan, Tugay-Garao sa lalawigan ng Cagayan with Teresa Campos. Teresa, na imbaga bigat kakabsat, konektado ka. Yes, na imbaga bigat kasama Francis, hindi binigyan ng deadline ni PNP Chief Ricardo Marquez ang pamunuan ng Police Regional Office 2 upang tapusin ang investigasyon sa nangyaring enkwentro ng PNP at mga rebelding NPA sa Bagyong Cagayan noong nakarang Linggo na ikinasawi ng 6 na pulis at pagkasugat ng 15 iba pa. Sa kanyang pagdating dito sa lungsod ng Tugay-Garao, Kamakalawa, sinabi ng General na ayaw niyang magmadali at magbigay ng deadline sa pagluta sa isang krimen upang hindi rin mamadali ang dokumentasyon nito. Bagamat may self-imposed deadline ngayong araw na ito ang PRO2 upang isampa ang patong-patong na kaso laban sa nakasagupang NPA, pinayuhan niya mga ito na dapat iyakin kumpleto at maayos ang dokumentasyon upang siguradong tatayo ito sa korte. Nauna nang inaihay ng kasong arson laban sa 8 NPA members, matapos sunugin naman ito ang 5 heavy equipment na isang construction firm sa Gataran, Cagayan noong February 14. Si Marquez ay nagtungo sa PRO2 upang magsagawa ng audit investigation sa naging performance ng mga police commanders na kasama sa nasabing operasyon noong nakarang Linggo. Para sa Radyo Bisyon, tara sa campus, Tugay-Garao City, media ng bayan. Thank you very much, Teresa Campos ng Radyo ng Bayan Tugay-Garao, nagatid sa ating orasan. 23 minutos na 11 segundos. Makalipas ang alas 6 at meron ba tayong mga habol na mensahe o katanungan na Zarina? Ka Francis, ha? Ma'am Zarina, good morning po. And Ka Francis, nakikinig po ako lagi sa inyo tuwing umaga. Pwede po ba magtanong kung may low pressure area? Masama kasi ang panahon namin dito ngayon sa Eastern Samar. Ako po si LV Benavides from Samar. Eksakto M punto. Aalamin na natin ang ating weather outlook for today, Zarina. Pupunta na po natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Amor La Rosa para sa weather update natin ngayong umaga. Amor, magandang umaga. Amor. Magandang umaga, Zarina at Kaya Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa liganing ating panahon. Para doon sa nagpadala ng text message, ano, wala naman po tayo namamatang sama ng panahon o bagyo na nakakaapekto po dito sa ating bansa. At yung mga pag-ulan na nararanasan po natin ay dahil yan sa dalawang weather systems na dominante dito sa Philippine Area of Responsibility. Kabilang po dyan, itong tail end of a cold front, makakaapekto yan sa eastern section po ng ating bansa. At yung northeast monsoon naman makakaapekto sa northern and central Luzon. So sa mga susunod na oras, posible pong maranasan yung maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat, pagkulong. Ibig sabihin po niyan, maulap at maulan talaga ang panahon mararanasan. Dito po yan sa bahagi ng Calabar Zone, ganoon din po sa Bicol Region at kabilang din dyan itong Samar Provinces. May hinang pag-ulan naman po ang dadalhin ng hanging amihan. Dito yan sa May Cagayan Valley, Cordillera at ganoon din sa probinsya naman ng Aurora. Para naman sa Metro Manila at ganoon din sa natitirang bahagi pa po ng Luzon, asahan naman po natin itong isolated light rain. So yun po yung mga mahihina at mga pulupulong pag-ulan. Sa natitirang bahagi po ng ating bansa, kabilang po dito ang Visayas at ganoon din po yung Mindanao o yung natitirang bahagi po ng Visayas, makakaranas po ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron po chances pa rin na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, hindi po muna pwedeng pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito po
yan sa seaboards ng Northern Luzon, ganun din dito sa Eastern Seaboard ng Central Luzon, Eastern Seaboard ng Southern Luzon, pababa po dito sa Eastern Seaboard ng Visayas dahil po yan sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. At ngayon po, dumako naman tayo sa ating highs and lows. Alamin po natin ano kaya ang pinakamataas at pinakamababang temperaturang naitala ng pag-asa kahapon. Unahin po natin itong lowest temperature dahil nga po sa hanging amihan ay naging malamig po ang panahon sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kabilang po dyan sa Baguio City, naitala po ang 13 degrees Celsius. Sa Itbayat, Batanes, 17.8. Sa Basco, Batanes, 17.9. Tuguegarao, 21 degrees Celsius. Habang dito naman sa Apari, Cagayan ay at 21.8 degrees Celsius. At ngayon po, para po sa pinakamataas sa temperatura kahapon, umabot po ng 36.8 degrees Celsius. Napakataas po ng temperatura dito po yan sa General Santos City kahapon. Ibig sabihin, napakainit rin ng naranasang panahon. Sa Cotabato naman, 34.5. Zamboanga, 34.4. Davao, 34 degrees Celsius. At sa may San Jose Occidental, Mindoro, umabot naman ng 33.6 degrees Celsius. Alamin naman po natin ang inaasang agwat ng temperatura sa mga susunod na oras sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, for Baguio City, 13 to 22 degrees Celsius, habang dito naman sa Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas naman po tayo, para po sa mga taga-Tacloban, asahan ng 24 to 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa Iloilo at Bacolod, mataas po ang 25 to 32 degrees Celsius. At ang huli po natin sa Mindanao area, for Cagayan de Oro, asahan po ang 23 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa Metro Davao, aabot po ito ng 25 to 34 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Amor La Rosa, mula dito sa Pag-asa, DUST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Okay, tuloy-tuloy na tayo at ihabol mo pa yung ibang mga mensahe dyan, Zarina. Go. Mm-hmm. Good morning po, Sir Francis. Ma'am Zarina, pabati po na happy birthday sa lola ko na mag-birthday bukas ng ika-89 na taong gulang at si uncle ko sa Linggo. Pagbati, galing kay Diday ng Sitio Caballero, Barangay Rawis, Calbayog City. Happy birthday po. Okay. Morning ka, Francis. Greet ko lang Candido family dyan sa Barangay 02, Heranani, Eastern Samar. Greetings from Jason. And good morning, Cute Char at Ka Francis. Binabati ko po na maganda umaga sa mga taga-Cluster 1, sila Charina, Gemma, Mirna, Trinidad Hill, Leia, Jonas, Manny, lalo sa aming cluster leader na si Lingling Anaviso. Mabuhay kayo, mga pagbati galing kay Teresita Valenzona ng Calbayog. Thank you po. At belated happy birthday to Mr. Ferdinand M. Paz na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Mm-hmm. Ferdy, belated happy birthday mula sa iyong loving wife Elena, na si Elena M. Paz, na talaga namang the busy lady. Okay, at good morning. Napakagwapong ka, Francis. Hindi naman masyado, wag ganon. At Miss Arena, pabati po naman ng belated happy 22nd birthday si Raymark Taroy dito po sa Catanduanes. Mr. Dimple po, eto, thanks po, and God bless. Uy, meron kang katapat doon, Mr. Dimple daw. Good morning, pabati po ng belated happy birthday kahapon. Jonas Pacheco of Jovellar, Albay, from Mico Pacheco. Assalamualaikum and good morning. Kindly greet you sa family here at na Maubo, Patikul Sulu, coming from Roofs Yusa of Maubo, Patikul Sulu. Thanks po. Good AM, Francis at Za. Kindly greet the Rocha family in Gubat, Sorsogon. Mm-hmm. Abot kasi tayo doon. Pakibati mama ko at papa ko na si Nonito at Luisa Rocha and the rest of the Rocha family. Thank you very much. Delia Rocha of Research Division. Okay. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan, at babagtasin na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Friday edition. Samantala, ipakilala mo na ang ating panauhin, Zarina. Mm-hmm. Makakasama po natin ngayong umaga si Ms. Glenda Derla mula po sa Social Welfare Specialist for Children, DSWD-NCR. At ang pag-uusapan natin ngayon, Ka-Francis, ay tungkol sa Adoption Consciousness Week. Ayan, okay, maganda yan. Okay, welcome. Magandang umaga, Ms. Glenda. Good morning po. Magandang umaga po. Salamat po at napasyalan nyo kami dito sa Radio Vision para mabigyan po ng dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga may interest na mag-ampon. Ano po? Tama, timely.
Adoption Consciousness Week. Kailan po tatakbo itong mga isang linggo? Actually po, isang linggo po siya. Simula. Base po sa simula po sana ng February 15 hanggang February 21, kaya lang po ginagawa namin na ngayon halos month long para mas marami ang pagkakataon po na maibigay natin ang tamang impormasyon para doon sa ating mga kababayan po. Okay. When you say adoption ang pag-aampon, gaano po kahalaga ang at kaseryoso ang ating DSWD pagdating po sa larangan ng pag-aampon, sapagkat alam po natin na mayroong mga sistemang kanya-kanyang nagaganap no dito sa pag-aampon. So strictly ano po ang dapat ipatupad? Tama po 'yon. Talagang dapat po ay legal na pag-aampon. Mm-hmm. Hindi po dapat pagpapaalaga. Iba po ang pagpapaalaga doon sa legal na pagpapaampon kasi po ang adoption, dalawang proseso ang pinagdadaanan. Tinatawag po natin na socio-legal process. Mm-hmm. So yung social process, dadaan po yon sa pagsusuri ng DSWD, ng Department of Social Welfare and Development, at ang legal na proseso naman, pagkatapos ng DSWD, sa korte na po yung dadaan. Mm-hmm. Opo, kaya may court proceedings po tayong dadaanan po sa legal na pag-aampon ng mga bata. So mismong ang DSWD ang magdedeklara kung ang batang ito ay pwedeng ipaampon o hindi. Opo, tama Ayon. Po yan. Meron po tayong batas na ipinasa noong 2009, ang RA 9523. Mm-hmm. Ito po ay batas na naglalayo na isertipika ang ating mga bata na pwedeng maging legally available for adoption. So, bawal ang simulation? Bawal po ang simulation. Ayan. Okay, ha? Definitely Zarina. Po, bawal po yun. Ayan, okay. May nagtanong sa atin dito dati ka, Francis, regarding dito sa adoption, na ilan daw ang pwedeng i-adopt ng isang tao? Opo. Kagaya po ng pagpapamilya, kung kaya po nilang arugain, kung kaya po nilang bigyan ng pangangailangan, ang bata, yan man po ay isa, dalawa, tatlo, apat, pwede po silang mag-ampon. Subalit, sa adoption naman po, hindi pwedeng sabay-sabay. Mm-hmm. Pwede lang po, kung yan ay magkakapatid, pwede po nilang amponin yon. Hindi po natin pinaghihiwalay ang mga magkakapatid. Kahit ho, apat, lima po yan, kailangan magkakasama sila. Ayun. Wow. Ganda. Buti naman. Mas maganda. Opo. Pero may criteria ba doon sa mga gusto mag-adopt? Opo, base po sa ating batas na RA 8552, may mga dokumento po silang kailangan ang isubmit para ho masiguro yung holistic po na assessment doon sa ating mga prospective adoptive family, ang tawag po natin sa kanila. Mm-hmm. Ayun po ay sa kanilang legal na aspeto, meron din po tayo patungkol sa kanilang medical na kaanyuan at assessment po, qualification, patungkol din po sa kanilang morality, meron din po tayo. Yeah, pagkakakilala ng mga kasamahan nila sa ilang taon, at saka po kung sila po ay residente talaga ng Pilipinas, meron po tayong mga requirements na ganun, at sa NBI hinihingan po din po natin ang certificate. Okay. Now, Ms. Glenda, napakalaki ng responsibilidad at gampanin ng DSWD sa larangan ng pag-aampon para mabigyan ng proteksyon ang interes ng mga batang iaampon. Pero ang tanong ko rito, Zarina, does it end kapag ito ay naipagkaloob na natin sa adoptive prospect? Ang pagpapaampon po na ang aming trabaho sa DSWD ay may tinatawag pa rin po tayo hanggang doon sa post-adoption services. Yeah. So hanggang doon, kahit o tapos na sa korte, meron pa rin po tayong minomonitor pa ninyo. Opo, meron pa po tayong monitoring para ho masiguro natin yung adjustment, yung relationship ng mga bata at ng kanilang pamilya po. Okay. Now, pati ba yung mga namo-monitor ba ng DSWD itong mga bahay ampunan? Opo. Kasi kumisan, alam natin, more often than natin, may mga dumedirection na dyan ng mga poster parents ko, no? At pagkatapos, pag nagkaintindihan na, bit-bit na yung bata, pagkatapos yung pala, dadalhin sa ibang bansa. Opo. Paano po yon? Opo, tama po yan. Ang mga child care agencies na tinatawag po natin ay under po yan sa DSWD. So, okay. They have to undergo licensing and accreditation with us. So, proseso po yun na dinadaanan nila, at marami pong indicators po doon bago po sila madeklarang accredited and licensed po ng DSWD. At meron din po tayong monitoring. May naka-assign po tayo na social workers
to monitor these child caring agencies. Kahit ito ang aming sariling ahensya na meron po tayong child caring agencies, may monitoring po tayo doon. At isa po ako sa pumupunta, nagmo-monitor at nagbibigay po tayo ng technical assistance doon po sa ating mga social workers, sa mga foundation, para ho masiguro na tama ho ang pag-aalaga, tama ang pagpoproseso, para masiguro natin na sa tamang pamilya rin maibibigay. Because the child caring agency cannot just place their children to anybody else without the approval of the DS, of the field office po at ng ating central office at inter-country adoption, if they are for inter-country adoption placement, dahil po may ini-issue po sa kanilang sertifikasyon kung kailan po pwedeng i-place out ang isang bata. Tinatawag po natin yon pre-adoption placement authority. Hanggat wala po yun, hindi po pwedeng i-place out ang isang bata sa isang approved na family. Ayun, Jarina. Lilawin ko lang, kapag kasi sinabi natin adoption, madalas na naiisip natin na galing siya sa isang ampunan or sa isang child care center, pero dadaan din ba sa proseso ng adoption yung mga foundling, yung mga nakuha na lang dito, iniwan? Opo. Tama po ba? Tama po yun. Mm-hmm. Kahit po yung mga foundling natin, karamihan na pupunta din po sila sa mga child care institutions. Subalit, meron tayong tinatawag na direct entrustment. Yes. Dinidiretso sa mga tao, sa mga pamilya, no, sa community. So yun po ang ating mga sinusuyod at ating ipinapanawagan. Na sana kung may mga kakilala po sila, ating mga nakikinig po, na yun ang i-report po nila. Kasi ang talo po doon ay ating mga bata na hindi po legal na naampon dahil wala po silang legal authority doon sa mga pamilya po na yon. So sana po ay ipagpaalam lahat po yon. Although marami naman na po tayo na proseso na directly na entrust sa mga pamilya at tinutulungan natin ang mga pamilyang ito na maproseso ng legal ang mga batang nasa kanila. At saka paano natin mabibigyan sila ng sertipiko? Okay. Halimbawa, merong isang kapitbahay ka dyan, nanganak siya, hindi niya kaya ipinasa sa iyo dahil kaibigan kanyang matalik. Ampunin mo na ito, hindi ko talaga kayang babigyan ng magandang kinabukasan. Tapos hindi na kayo nagkita na sa iyo yung bata, wala ka namang alam sa proseso, inampun mo na lang, inari mo na, isinunod mo sa pangalan, mo, pinabinyagan mo, so forth and so on. Eh, medyo siguro dapat dali natin sa DSWD yung mga batang yan. Ipagbigay alam natin. Opo, ang mga panawagan po natin, sana lamang po, kung meron ho kayong mga bata na nandiyan sa inyong pangangalaga, agad-agad pong ipaalam sa DSWD kasi po tutulungan po natin sila na legal na maampon ang batang yan para ho magkaroon ng legal naman na pangalan ng ating mga bata. Hindi po kasi legal yun eh. So gawin na natin sana itong Adoption Consciousness Week na year-round. Year-round po year-round naman po program siya. Na, hindi ba, Zarina? Para na sa ganun eh, yung consciousness, yung kamalayan ng mga kababayan natin, pirming na antig natin, hindi yung isang linggo lang, tapos ang kalimutan na, eto na naman tayo doon. Okay, may text tayo dyan, Sarina. Yes, meron tayong question dito mula kay Rodney ng Itbayat, Batanes. May kaso po ba kung hindi dumaan sa DSWD ang adoption kasi sa probinsya po namin malayo ang DSWD? Opo, meron. Kasi violation of RA 8552 po yun. Illegal adoption ang tawag po natin doon. Kaya nga po, nananawagan tayo sa lahat na kami po ay gustong tulungan kayo at siguraduhin na ang bawat bata po ay legal na ampon. Ayun. Para ho, meron po silang legal na pangalan din at legal na pamilya. Ayun. Pero may bayad po ba? May mga gastos po ba ang pag-aampon? Paano po ang proseso dito? Opo. Meron po talagang bayad, meron pong gagastusin, pero sa DSWD, totally free po yun. Wala po silang, doon sa social process, wala po silang gagastusin po doon. Sa korte yan. Ang meron pong gagastusin, pag nagsimula na po silang kumuha ng abogado, serbisyo ng abogado, hanggang po matapos po yun sa proceeding sa court. So yun po yung merong gagastusin po sila. Ayan, okay. So, baka yung iba nating mga kababayan, magbigay ka ng hotline mo, Miss Glenda, para doon sa mga interesado, mag-inquire pa ng iba pang mga detalye, para matawagan kayo sa DSWD. Opo. At
Yeah, sige, go ahead. Opo, sa DSWD NCR po kami. Uh-huh. Okay, meron po kaming isang unit po doon. Sa... Dito kayo sa San Rafael? Opo, sa Ligarda, uh-huh. Manila po sa Manila. Kami. Si Director Bunoan pa ba ang namamahala dyan? Sa ngayon po ay si Director Vincent Andrew Layson na po ang aming bagong NCR. Regional Director. Opo, okay. Regional Director. At si Director Bunoan po ay nandun ulit sa aming central office. So, meron po kasi silang... Nag-switching na naman. Opo, okay, opo. Sige. So, sa amin po, sa DSWD NCR, meron po kaming unit doon na naka-assign para po, para ho bigyang tugon ang mga kaso ng adoption, no? So, ang aming Adoption Resource and Referral Section or ARS. No? Okay. So, yun po. At number? At number ay 488-3544. 488-3544. Okay. At saka meron pa rin po 734-8622-23. Sayo, ang bilis naman. Sorry. Again. 734-8622-23. Okay. So anytime, pwede sila mag-inquire dyan. Mm-hmm. Opo naman po. At meron din po tayong mga emails naman na nandoon din po nakalagay ang email po ng DSWD NCR. Okay. So, thank you very much. Again, Ms. Glenda Derla, Social Welfare Specialist for Children ng ating Department of Social Welfare and Development, National Capital Region. Thank you for your time. Always welcome po. Lalo na para ho sa bata. Kahit ho, ibang mga topics about children, very willing po kami na pumunta po dito. Maraming salamat. Thank you, Ms. Glenda Derla. Okay. At sa puntong ito, balikan natin si Mr. Audrey Gorizeta para sa ikalawang bulusok ng ating mga balita. Mr. Audrey, go! Maraming salamat kay Francis sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Nangako si Senador at Presidential Aspirant Grace Lowe na kanyang ipagpapatuloy ang pagsusulong ng mga hindi na ipatupad na pangako ng EDSA Revolution. Ayon kay Senador po, itutuloy niya ang D1 ng EDSA Revolution kasama ang mga kabataan na magiging bahagi sa pagbuo ng isang bansang maunlad, malaya at makatao para sa bawat Pilipino. Samantala, nagpasalamat naman si Po sa mga Pilipinong nakikipaglaban at nagbuwis ng buhay para lamang makamit ang kalayaang tinatamasa ngayon ng bawat Pilipino. Gagawin ng permanente ang EDSA People Power Experiential Museum matapos makita ng Pangulo ang pagdagsa ng mga tao sa pagbubukas nito. Ayon kay PCOO Secretary Sani Coloma, nagboluntaryo ang mga opisyal ng Quezon City Government na ilipat ang nasabing museum sa Quezon Memorial Circle. Nagalak kasi si Pangulong Aquino sa personal na paglilibot nito sa Experiential Museum na nagpapakita ng tunay na buhay ng mga Pilipino noong martial law. Ang ulat mula kay Elena Luna. Mula sa programa sa People Power Monument, dumiretso si Pangulong Aquino sa Camp Aguinaldo para bisitahin ang EDSA People Power Experiential Museum na pansamantalang nakalagay sa parade ground ng AFP headquarters. Mahigit 30 minutong tumagal ang Pangulo sa loob ng museum. Inisa-isa niya ang siyam na halls na nagpakita ng iba't ibang yugto sa kasaysayan ng bansa mula taong 1970s. Nakita ng Pangulo ang pinagsama-samang tiyatro, sculpture, pictures at video tungkol sa mga kwento ng mga Pilipinong lumaban at nagpakabayani noong panahon ng martial law. Sumilip ang Pangulo sa Hall of Hidden Truths na nagpakita ng tinatagong kahirapan sa karangyaan ng Marcos era. Dumaan siya sa Hall of Orphans kung saan may mga batang ipinakita ang litrato ng nawawala nilang ama o ina. Mas maraming pictures ang nakita ng Pangulo sa Hall of Lost tungkol sa mga desparecidos. Ilang minuto rin ang itinagal ng Pangulo sa Hall of Pain kung saan ipinakita ang pamamaraan ng pag-torture sa mga biktima ng martial law. Nagtagal din ang Pangulo sa Hall of Forgotten Martyrs kung saan may mga aktor na nagkwento ng nangyari sa pagpatay sa mga freedom fighters noon gaya ni Edgar Hobson, Macliing Dulag, Evelio Javier at Lorena Barros. Muling nakita ng Pangulo ang mga huling sandali ng amang si Senador Ninoy Aquino bago ang assassination at ang mga larawan ng yumaong inang si dating Pangulong Cory Aquino sa tagumpay ng EDSA People Power Revolution. Bahagi ng tour sa museum ang hologram video ni Pangulong Aquino na may mensahe sa mga kabataang hindi inabutan ng EDSA. Sa EDSA Experiential Museum pong ito, sana'y bahagyang madama ninyo
sa ilang minuto ang dinaan ng buhay ng Pilipino sa loob na 14 na taon ng martial law. Sana'y magpunla ang museum ito ng mas matibay na hangarin na pangalagaan ang demokrasya na sisigurong di na mauulit muli ang ganitong katinding kamalian. Ayon kay PCOO Secretary Sonny Coloma, ikinagalak ng Pangulo ang mga nakita niya sa loob ng museum, lalo pat makatotohanan ang mga ito. Kapansin-pansin naman no, na ikinagalak ng Pangulo yung pagpapakita ng iba't ibang yugto ng kasaysayan sa isang makatotohanan at makapagpagdamdamin na paraan. At sana ay maranasan din ito na ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga millennials, no, yung mga kabataan nais na magkaroon ng kabulatan at pag-unawa sa mga kaganapan sa EDSA. Libre ang pagpunta sa museum pero hanggang Biyernes na lamang ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Sa iba pang balita, sinariwa ng ilang mga nabuhay sa panahon ng batas militar ang mapait na karanasan noong panahong iyon. Sa itinayong EDSA People Power Experiential Museum, tampok din sa naturang museo ang mga pangyayaring nabigyan daan sa makasaysayang EDSA People Power. Balitaan mo kami, Waywaya Makalma. Nasariwa ang totoong diwa ng EDSA. Ito ang halos ang mga reaksyon ng ilan sa mga nakaranas ng batas militar 30 taon nang nakalilipas. Siksik sa impormasyon ang naturang museo at para sa dating detainee na si dating chairperson ng Commission on Human Rights, Loretta Rosales. Nasariwa ang kasaysayan sa loob lamang ng 40 minuto. Anya, naging emosyonal at mapapait na karanasan ang sumariwa sa kanya habang siya ay nasa loob ng museo. Pero ito naman ay napawi na matapos niyang malagpasan ang mga paghihirap na kanyang naranasan sa ilalim ng diktaturya. Painful memories, the torture, I was reliving the torture when I was, you know, going through the whole thing kasi that happened to me, you know. So that's painful memories. The painful memories are painful, but you learn your lessons and you're strong because you're a survivor. You know, I didn't give up. I survived the pain, the torture. And after that, we fought back. So the direction of the entire experiential museum is correct. Kung dati ang mga sundalo ang nangunguna sa paglabag ng karapatang pantao sa mga aktivista noon, pero ngayon tila nag-iba na dahil namimigay na ngayon ang mga militar ng bulaklak na labis naman ikinatuwa ni Rosales. Itong Armed Forces of the Philippines ay nagbago, isa na itong samahan na hindi lang parang puro gera ang pinag-uusapan. Bagkos, marami na silang nagawa para sa lipunan na nakakatulong para sa pag-unlad ng ekonomiya, sa pag-unlad ng Pilipinas, sa pangkalahatan. Ayun. Ma'am, kayo, kamusta ang new armed forces na ngayon compared to the past 30 years? Well, kami as an athlete and as a member of the Philippine Army Women's Volleyball, we would like to inspire others na gusto namin pakita sa kanila na nag-transform ng army, not unlike before. Gusto namin mag-reach out to everyone, kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Philippine Army and to the whole AFP. Para sa mga sundalo, nais lang nilang pawiin ang mga masasamang alaala sa kanila. Para naman kay Commissioner Dingdong Dantes, na ipadama ng mga aktor ang bawat importanteng nangyari noong EDSA Revolution. Kaya naman, nire-rekomenda niya na magpunta ang mga kabataan sa Experiential Museum. It was very intimate. You could really feel kung ano yung nangyayari at nararamdaman nila ng time na yun. It's really something that the youth of today should experience. I highly recommend it. Naging emosyonal din si Professor Xiao Chua habang siya ay nasa loob ng museo.
dahil napakita dito ang importanteng kaganapan ng ating kasaysayan. Ito ay sa kabila ng walang mga key personalities ang nasama sa Experiential Museum. Anya, hindi importante ang mga personalidad dahil hindi lamang sa kanila ang EDSA, ngunit ito ay para sa bawat mamamayang Pilipino. The key personalities of EDSA, siguro isinantabi muna sila. Well, of course, not just because of what happened after, but also because EDSA doesn't belong to them. They are part of EDSA, great part of the history of EDSA, but people power is people power. Diba? And kaya hinighlight doon, experience of ordinary people, the heroes who fought, even before people power, and then nung people power na mararamdaman mo na ikaw na yung kasama doon. Hanggang araw ng Biyernes mula alas 8 na umaga hanggang hating gabi, bukas sa publiko ang Experiential Museum. At ito ay libre at maaari lamang pumasok sa Gate 5 ng Camp Aguinaldo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makal. Sa iba pang balita, nagpulong ang Commission on the Nations kaugnay sa posibleng pagbabago na ipatutupad sa pangalawang serye ng presidential debate na gagarapin sa Marso 20 sa University of the Philippines, Cebu City. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, nangalap sila ng reaksyon kaugnay sa naunang debate na isinagawa sa Cagayan de Oro City. At ang nakita nila anya na posibleng pagbabago ay ang pagdaragdag ng oras o minuto sa bawat kandidato na magsalita o sasagot. Ayon kay Bautista, inaasahan na rin nila na mga media partners na mangunguna sa pangalawang debate. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriceta. Balik muna sa inyo kay Francis at Charina. Maraming salamat, Audrey Goriceta. Okay, magandang umaga po. Sir, lagi po kaming nakikinig dito sa Kaluya Antique. Lalo pong sumasarap ang umaga namin pag kayo ang aming pinakikinggan. Bati lang po pala si Sofia na naglalakad papunta sa school. Okay, good morning po. Your affiliate station here in Iloilo, DYIS-FM 106.7 of Iloilo State College of Fisheries in partnership with LGU Santa Barbara, Iloilo. We are on a test broadcast and have started airing Radyo Vision Nationwide News. Kudos! Rakugid nga salamat. Oy, thank you very much. Good morning po, Sir Francis at Ma'am Zarina. Binabati ko po ng magandang morning. Si beautiful Zarina. Crush ko po yes, siya thank you eh. Po. It's me, Ramil Coulson ng Apayaw. Depende. Good AM, Ka Francis and Jocelyn. Anima Villamore. Pa rin po ito ng Almeria Biliran. Please, pakigreet naman sa akin na celebrate ng 59th birthday ngayon. Maraming salamat po. Happy 59th birthday. Ang mga politiko nga naman, parang totoo ang lahat ng kanilang sinasabi. Sana nga may katuparan ng lahat at inako, inspirasyon ko po kayo at nasisiyahan po ako sa inyong joke at pagtatawa-tawa. Okay, mabuhay kayo. God bless Berhil ng Cagayan de Oro City. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan. Ito na ang ating ikalawang sigwada ng ating mga provincial news. Unahin natin ang Tayug Radyo ng Bayan kasama si Grace Acuar. Naimbaga bigat, Grace, konektado ka. Yes, naimbaga bigat, Zarina at kasamang Francis. Magpapatupad ang Department of Agriculture ng Philippine Rural Development Project para tumaas ang rural income at mapondlad ang farm and fishery production sa pagkakinan. Kamakailan ay nagpasa ang sanggunian palalawigan ng resolution na nagpapahintulot kay Governor Amado Espino Jr. na lumanda sa kasunduan tungo sa pagpapatupad ng Philippine Rural Development Project, isang poverty reduction program ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng mga local government units na lahat mapabuti ang kita at food security ng rural poor at indigenous community sa bansa sa pamagitan ng infrastruktura at livelihood project. Ante Benita Pizarro, head ng Provincial Planning and Development Office ng Pangasinan, ang proyekto ay tatanggal hanggang taong 2021. At tayo naman kay Dalise Moya, OIC ng Provincial Agriculture, ang proyekto ay bibigyang prioridad ang farm-to-market roads, agri-fishery commodities gaya ng mangga, sibuyas at mani at livelihood goat production sa probinsya ng Pangasinan. Para sa Radyo Vision, Grace Acuar ng DWRS, Radyo ng Bayan, Tayo Pangasinan, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Grace Acuar. At sunod naman po, narito na ang Iligan Radyo ng Bayan kasama si Biema Minyoza. Magandang umaga, Biema. Konektado ka. Maayong buntag. Nagbabala ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI Iligan, Lanao del Norte Provincial Office sa lahat ng nagbibinta ng liquefied petroleum gas o LPG na gamit ang butane canister na bawal ito. Ito ay matapos magbigay ng abeso ang Department of Energy o DOE sa DTI na sitain ang naiulat na dumadaming nagbibenta ng butane sa mga merkado at sari-sari store. Ipinaalam ni DTI Iligan Lanao del Norte Provincial Director Will Paklipan na hindi tama ang butane canister sa standard na paglalagyan ng LPG. Ito ay dapat nakalagay sa welded steel cylinder, kaya ipinagbawal ito. Una munang nagbigay ng babala ang DTI, matapos nito ay kukumpiskahin at pagmumultahin hanggang 300,000 piso ang hindi sumunod bilang paglabag sa RA 7394 o Consumer Act of the Philippines. Pinag-iingat din ng DTI ang mga konsumante sa Iligan na hindi gumamit ng LPG na nasa butane canister upang hindi malagay sa peligro ang buhay at maiwasan ang sunog. Kaugnay nito, nais ng DTI na makipagtulungan sa Bureau of Fire Protection o BFP at ibang ahensya ng gobyerno upang tugunan ang nasabing problema. Para sa Radyo Bisyon, Biema Minyoza, Iligan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Biema Minyoza. Okay, Ka Francis, good morning. Nanonood ako sa iyo ngayon, Ka Silver Bonto ng National Irrigation Administration Board. Okay, thank you very much. Mm-hmm. Ito naman na yung bagabigat kakamsat. Gwapo ka, Ka Francis, Sir Alan, my crush sa TV, sweet dimple, smile, beautiful mom. Dami, Zarina. Kindly greet my sis, Mel Flores, birthday today, 26. Uy, happy birthday po from retired BFP SFO to Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. Mm. Good morning po, Tito Francis, Ma'am Zarina. I-greet ko lang po ang nang. Good morning sila, Jazza Bines, Joy Uwayan, at Hazel Bacarisas. Na, ito po si Carlo Iway ng Cagayan de Oro City. Good morning po to Miss Amor La Rosa from EJ Karungkong. Aba. And good morning po, Ka Francis and Mizarina. Greet ko lang aking mga aking asawa at mga anak na sina Anan, Maymay, Amur at si Ayman dyan sa Paking 62 Kapalong Davao del Norte from Dodoy, Ranalan. At last, paano kung dumating po ang araw na malaki na ang bata at gusto ulit kunin ng nagpaampon at wala pa rin legal na mga papeles na pinanghahawakan ang nagampon? Pwede pa po bang makuha yung bata? Salamat mula kay Junjun Kalong ng Kalbayog City. Ayon, pag ganong walang papeles at hindi dumaan sa legal na proseso, mayroon pa siyang poder. Mm-hmm. Pero pag na-deklara na ng korte, wala na. Okay. Bye-bye na. Okay, and with that, Zarina. Mm-hmm. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayong araw dito sa Radyo Bisyon. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari po kayo mag-log on sa PTV page sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Bisyon Family. Nag-iwan ang isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a fruitful and blessed weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat po.